Today, I present before this esteemed body of a matter of utmost importance to the safety and well-being of our motorists and the riding public. I'm honored to introduce House Bill number 8991, an act which seeks to penalize acts of road rage. Road rage is defined by the LTO as a manifestation of aggressive or angry behavior exhibited by motorists. This encompasses a range of actions from verbal insults and physical threats to dangerous driving methods aimed at intimidating or venting frustration on fellow drivers, pedestrians, or cyclists. We are all aware that the consequences of road rage are dire, often resulting in altercations, property damages, assaults, and collisions that cause physical injuries or even death. In fact, according to the Metro Manila Development Authority, a significant portion of the 72,000 road crashes that occurred in Metro Manila in 2022 alone were linked to road rage. Despite all this, there is no existing legislation and imposes penalties on those who exhibited road rage. Mr. Chair, ang problema po ng ating bayan, tila nagiging isang normal na gawain na lamang po ang road rage. Sa kadahilanan po, wala po tayong direktamenteng batas na pumipigil o nagpaparusa sa mga taong involved po sa road rage. Sa ngayon, ang tanging parusa lamang po sa pagwawala ng isang motorista sa lansangan laban sa isang nakagitgitan o nakaalitang motorista ay ang pagsususpindi ng lisensya o pagkansila nito. Ano mang kaso po ang isinasampa sa road rage driver ay kasunod na rin o dahilan tulad po ng pananakit o pagsisira at pagwasak sa mga gamit ng kanyang nakaalitan. Hindi po natuturuan ng leksyon ang mga involved sa road rage dahil nga po walang kaparusahan. Therefore, Mr. Chair, ladies and gentlemen, sa pamagitan po ng hearing na ito in aid of legislation, ay nais po nating matuldukan na itong road rage sa ating bayan sa pamagitan ng pagpasa ng batas na magpaparusa ng pagkakulong at penalty sa sinumang motorista na magwawala po sa ating lansangan. We do not condone this kind of attitude in our civil society. Yan lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo.